Okay, good morning mga kapatid. Tayo ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang plastic bolo handle na galing sa mga lumang plastic. Ito ay empty plastic ng oil, motorcycle oil. Tsaka iba't ibang uri ng mga plastic na maaari nating gamitin. Muna, tayo muna ay gumawa ng isang molder na galing sa isang siminto. Ito ang mga gamit natin. Kailangan tayo ng gunting buhangin at saka siminto at saka tubig. Ang gagamitin natin molder na panghulma ay isang kawayan. Kawayan lang siya. At saka gamit itong isang kahoy na hawakan ng itak. Ito ay gawin nating molder. Kailangan din tayo ng isang clean sheet na gagamitin natin. At saka yung mga lumang plastic. Ito ay gagamitin natin. Ganito una ang gagawin natin. Kumuha ng isang kawayan. Sukat natin siya dito. Pagka sukat natin dito, lalagyan natin ito ng marking. Ganyan. Tsaka dito. Pagkatapos, lalagyan natin ng linya yung nakamarking natin. Ganyan. Okay. Cut natin ito dito sa ano, yung may marking. Pagkatapos, iwain natin yung itong ano, itong hawakan ng itak na galing sa kahoy. Ganyan. Hatiin natin ito sa gitna. Ito na yung hinati natin na hawakan ng itak na galing sa kahoy. Ito ay ilalagay natin dito sa ano, sa isang clean sheet. Ganyan. Ganyan siya. Siguraduhin natin na ito ay nasa gitna. Ganyan. Saka yung isang ito, talagang sisiguraduhin natin na ito ay magkakapantay. Ganyan. Pagkatapos na sa tingin natin ito ay pantay na siya, lalagyan natin ito ng pako. Ito ay ipapako natin. Ganyan. Ito na siya ngayon. Pantay na siya. Kung titingnan natin, wala na talagang ano dyan dahil pantay siya. Pagkatapos nito, ilalagay natin ito siya dito sa may ano, kawayan. Yan. Isiguro din natin ito, yung kawayan na ating ginagamit. Ito ay malinis na. Pagkatapos, ilagay natin ito siya sa gitna ng kawayan. Ganyan. Saka yung itong isa, ilagay din natin ng ganyan. Pagkatapos, sisiguraduhin natin ito na pantay din ito. Ganyan. Talian natin ito ng isang ano, guma. Ganyan. Sisiguraduhin natin mahigpit ang pagkatali. Lalagyan natin ito ng mga mating. Ito ay alambre lang na ginawa kong mating. Lagay natin ito dito sa magkabilang panig. Ganyan. Saka ganyan. Sa kabila. Pagkatapos, mayroon tayong ditong ano, buhangin. Ito ay buhangin at saka ito ay siminto. Kailangan yung buhangin natin yung
yung pino. Hindi malalaki yung buhangin. Pagkatapos, ilagay natin itong siminto. Talagyan natin ng tubig. Saka haluin. Okay, pagkatapos, ilagay natin dito sa ginawa nating molding. Siguraduhin natin na ito ay talagang walang bakante sa gitna. Tutusukin natin ito ganyan para talaga siyang siksik siya doon sa loob. Yung siminto walang bakante. Ganyan. Ito ay itatabi muna natin at saka patutuyuin natin ng isang araw. Pagkatapos ng isang araw, ito na siya ngayon. Tigas na siya. Okay. Aalisin na natin itong kanyang pinaka-frame. Okay. Tingnan nyo. Magandang maganda yung natin, burger. Okay. Ito na siya ngayon, yung magka-Paris na molder. Ganyan. Talagyan natin ng oil ang langis yung natin, yung molder natin para hindi dumikit yung plastic dito. Ganyan. Tapos, balik natin. Siguraduhin natin ito na pantay na pantay ito. Ganyan. Pagkatapos, talian natin ang guma at saka ikita natin. Pagkatapos, yung lumang plastic, kunin na natin. Siya ang susunod natin gawin. Okay, ganyan. Ito, kinapto na ito kanina. Yan na siya, ganyan. Yung mga lumang plastic oil. Yung galing sa mga lumang plastic na galing sa motorcycle oil, yung mga plastic na malambot, yung ating gawin para hindi siya daling mabali at saka mawasak. Yan. Cut natin siya ng maliliit para dali siyang matunaw. Ang maganda nito, yung iba't ibang kulay, dahil itong iba't ibang kulay lalabas din ito ng sa plastic na hawakan na itap. Ito ay magandang tingnan basta't maraming kulay. Yung matitingkat na kulay, mas maganda siya. Lagay na natin itong pinaka plastic na ating pinagka-cut kanina. Ito na siya ngayon. Lagay natin dito sa kawali. Haluin lang natin ang hanggat siya ay lumambot.
pasok natin itong ano, yung plastic na tinunaw natin. Siguraduhin natin na ito ay ano, idiin natin ng maayos para sa loob wala talagang bakante. Talagang pumasok talaga sa pinakaloob-looban niya yung pinaka-plastic natin. Yan. Okay. Ito na siya ngayon, yung nilalagyan natin ng plastic kanina na tinunaw. Ilang minuto lang, pwede na natin itong labas sa kanyang molding. Okay, yan, ganyan. Napakaganda, napaka-colorful niya. Ganyan. Siya. Ito, makita natin na hindi pa gaanong kalinis. Gawin natin ito. Pwede natin itong linisan. Kuha tayo ng itak. Tapos kunin natin itong yung mga hindi masyadong malinis. Yan. Cut natin ay pinaslide ng konti. Ganyan. Ganyan. Ano? Napakaganda ng kulay niyan. Kulay na makulay yan. Ganyan. Ito, pagkatapos ito, lalagyan natin ng butas dito para madali lang yung paglagay ng itak dito sa pinakagitna. Center mark, ganyan. Pagkatapos, atin itong butasin gamit ang barina. Yan. Ito yung gamit ko na barina. Galing din ito sa ano, mga lumang makina ng ano, makina ng washing machine. Tira na. Pero dito, may malaki pang gamit. Kaya nga, tayo ay gumamit ng mga sira dahil alam natin na ang basura ay pwede pa rin nating magamit at mapagpirahan. Ganito, naka-center mark na tayo dito. Atin na itong bubutasin gamit ang barina. Yan. Madali lang ito. Painitin natin yung ano, pinakadulo ng itak. At saka ito, lalagyan natin ng konting cellophane para maging
mas makapit siya. Kaya ipasok natin itong pinainit natin na pinakadulo ng itag. Yan. Teka. Tingnan natin kung ano ba to, strip ba ito, hindi ba ito. Ganyan. Ganyan. Strip na yan. Katapos, kunin ito, kunin natin itong mga ano, yung marumi dito sa gilid. Ganyan. Na yan. Ganyan. Okay. Napakatibay niyan. Yan. Ngayon, palamigin na natin ito. Ito na siya ngayon. Malamig na. Kaya nga, atin na itong pakintabin gamit nitong ating sander. Ito na siya. Yan o. Kita nyo, yung kulay niya, lumalabas din yung kulay ng mga plastic kanina, yung ano natin, yung in-slice natin. Yan, ganyan. Marami pa dito. Okay, ito. Okay, ito. Yan, ganyan. Ito na talaga yung pinaka-finished product natin. Makikita nyo yung kulay niya, napakagandang tingnan. Kung hawakan nyo, napakakintab. Hawakan. Ganyan. Saka ito ay napaka mabuting gamitin dahil napakatibay nito. Hindi ito basta-bastang plastic na hawakan ng ita. Kaya nga, kayo'y inimbitahan ko sa susunod na episode na gagawin ko na gagawa pa rin tayo ng ibang pamaraan ng paggawa ng plastic bolo handle. Abangan nyo ang susunod na episode ko. Dahil ito ay nakakatulong din tayo sa mga kalikasan dahil yung mga lumang plastic, basura na yan ay nagagamit pa natin at pwede pa rin mapagkapirahan. Kaya nga, sundan nyo ako at sa mga nanonood dyan, thank you and goodbye to everybody.